Ayan, mga ka-classmate, ka-schoolmate, magandang gabi uli sa inyo. Nagbabalik na naman tayo para sa isang another topic natin about sa three states of matter, no? Last time, napag-aralan natin yung solid. Sa tayo sa solid, no? Tapos yung liquid din, pinag-aralan natin. Liquid. Ngayon naman, pag-aralan natin yung gas. Kasi nga, solid, liquid, gas. Nasa gas na tayo. Siyempre, yung gas, no, meron din siyang definition. Yan, gas. Isa siya sa mga state of matter, no? Ang definition ng gas, a state of matter in which it will expand. Which it will expand. Freely. To fill the freely. Ah. Freely, no? Freely. To fill the hole. Of a container. Having no peaks. No peaks. Shape. And volume. Volume, yan. Ano dali, no? Gas, a state of matter in which it will expand freely to fill the hole of a container having no fixed shape and volume. Ibig sabihin, no, malaya siyang lumalaki, humi-expand, yan, no? Expand ng malaya. Depende kung anong paglalagyan din niya. Para rin siyang liquid na kailangan din ng panlagyan, no? Mawa, kaganyan lobo. Pag hinipan mo isang lobo, depende kung gaano karaming hangin ang lalagay mo. So, yun, lalaki yung lobo, lalaki ng lalaki. Wala rin siyang fixed na shape, wala rin siyang hugis, at saka volume, wala rin siyang, sabihin natin, dami, no? Hindi mo siya masukat ng dami niya kung siya ay naka-open. Kaya kailangan niya ng panlagyan para masukat mo yung ano niya, yung volume niya. Kung may bigat siya, mostly ang gas kasi may bigat din, no? Hindi porket gas or hindi natin hindi siya siya siyang smoke, walang bigat. Meron even air, oxygen, may bigat yan, ano? Pag inilagay mo na siya sa container, doon mo na siya masusukat ang kanyang bigat at dami. Pero pag hindi mo siya nilagay sa container, hindi mo siya masukat. Ganun siya. Yun, no? So, malaya siyang nag-expand kahit anong palagyan. Depende sa palagyan. Kung ang palagyan mo is rubber, yun yung balloon. Kung meron ka namang metal na kagaya ng LPG tank, pag nilagay mo siya doon, hindi mo siya masukat kung gano'n siya kabigat. Kasama na yung pinaglagay niya. Kaya minsan makapansin natin sa LPG tank natin, meron nakalagay doon sa taas na ganyan, no? May mapansin kayo, no? 13 point something, no? 9. Yun yung bigat niya, kilo, ganyan. Isa may 11 lang, eh. 11 yung tanki lang siguro yun, eh. Kabigat, yan. May mapapansin yun sa LPG tank, no? Kasi without tank, yung ating gas, hindi mo siya masusukat. Hindi mo siya masasabi kung gano'n siya karami. Kasi, ano siya, invisible. So, gaya ng dati mga pinag-aralan natin, binibigyan na naman natin siya ng another meaning, no? Another definition. So, ito na yung ating bigyan na naman natin siya ng meaning. Pero pwede medyo pahabaan natin siya, no? Para mas marami siya, ano? Gawin natin siyang gaseous.
Yan, maba siya. Pares lang yan, gas or gaseous. Pares lang siya, no? Unang-unang ko natin dyan, no? Naibigay na meaning sa gas, ito. As a gas. Gaseous din. Gaseous. Yan. Hindi mo siya maaring sabihin natin na kagaya ng liquid nga, isa siyang smoke, isa siyang gas. Hindi mo siya ma-identify kung wala siyang panlagyan or bigla lang siya nawawala. Like A, no? Yung A, air. Yan, yung hangin. Yung air na binibrate natin, yung air na ginagamit natin sa ating electric fan, yung mga hangin na yan, isa yung gas. Hindi yan natin siya makita, no? Hindi yan siya na-identify kung ano na itsura niya. Basta, pero maramdaman natin. Tapos, yung shape niya. S is for shape. Wala kasi siyang shape, eh. Substance, wala siyang hugis. Bahala na rin, kumbaga sa liquid. Kung saan mo siya ilagay, kung mahaba man siya, ito, no? Empty. Isang baso empty, walang laman. Pero, pag nilagay mo to ng gas, no? Mostly ito, may gas na to. Hindi natin nakikita yung air, no? Yan, yan. Tapos mo siyang ganyan. May gas na yan sa loob. Unseen siya, eh. So, ibig sabihin, ganito rin kalaki yung ano niya. Yung ganito rin itsura ng hugis niya. Kasi nga, yun ang shape niya, eh. Kung ano saan mo siya ilagay. Yan. Kung pabilog siya, pabilog. Kung pahaba, pahaba. Same lang. Tapos, substance. In vaporous form. In it vapor forms. Vapor forms. No. Substance in it vapor form. So, isang substance pero vapor siya. Ibig sabihin ng vapor, singaw lang or ano, mararamdaman mo siya, maamoy mo siya, pero hindi mo siya nakikita. Usok. Mostly ganun. Usok lang siya. Tapos yung E, electrons. Ito kasing ano, no? Ito kasing gas. May electrons to, eh. May mga ano siya, elements. Yeah. Later, mag-aaral na kung anong ibig sabihin bakit may electron ang gas. Electrons siya. And then, evaporate. Evaporate niya, no? Ibig sabihin, nawawala. Pag-aaral natin yan later, kagaya ng sabi natin liquid, lalagyan natin siya ng mainit na apoy, no? So, paako natin, mag-evaporate siya. Yan. Tapos yung O, odor. Mostly kasi dito sa gas, no? May odor siya. Ma-identify natin siya dahil sa kanyang odor. Halimbawa, yun nga, LPG, no? Sabi natin LPG, sabi nga LPG. Maamoy mo siya. Pag naamoy mo na siya, sabi natin, uy, LPG yun. Sumisingaw. Ganon. So, ma-identify natin siya dahil sa odor. Pero mostly naman ang itong gas, no, wala siyang odor. Kagaya ng hangin. Depende na lang kung anong hangin na naamoy mo, no? Kung hangin na galing sa basurahan, syempre, mostly, maamoy mo, amoy basura. Ngayon, kung hangin naman na galing sa katabi mo na huminga, na mabaho, so, yung hangin niya is mabaho. So, may odor din. Pero kung hindi siya hihinga, hindi siya bubuga ng hininga niya, hindi siya magagaling sa basura, wala siyang odor. No? Kuan lang siya, plain. So, ibig sabihin, yung takbo ng hangin niya is walang amoy. Pero pag oras na napunta siya dun sa mga bagay na madadaanan niya is may amoy, ganoon na rin siya, may amoy na rin. You know, odor. Tapos yung pangatlo, ito, U is unseen. Unseen. Hindi mo talaga siya makikita. Hindi mo siya kagaya ng hangin, no, sa ating paligid, kahit manghininga natin, no. Ganoon mo, no. Ganyan mo siya sa, ano mo, no, hindi mo siya nakita, pero naramdaman mo. Kasi hangin lang siya. Kahit anong gawin mo sa kanya, hindi mo siya makita. Ano man siya, mapansin mo lang siya na meron siyang sabihin natin kulay puti, pero hindi mo ma-identify kasi bigla na siya mawala.
tapos unhold. Kagaya ng liquid, no, hindi mo rin siya mahawakan. Ganun mo, shuk, minahawakan ka bang hangin? Di ba wala? Bagyo. Nahawakan mo ba si bagyo? Wala. Hindi mo siya mahawakan, unhold. Tapos, yung S is symbols. Symbols, no? Bakit symbols? Kung naalala natin, no, yung elements, yung, ano ba ang tawag doon? Table of elements. Sa third year yun eh. Meron doon mga gases, kagaya ng oxygen, no? Oxygen. Table contents of elements ba yun? Tawag doon? Oxygen. Symbol niya, O. Tapos, hydrogen. Mga gas kasi ito eh. Hydrogen. Kung di ako nagkakamali, H. Kaya ganyan lang, no? Helium. Ayan, may HE yun eh. Ganun, no? Helium. So, symbols. May mga, minsan ginagamitan siya, no? Mostly, ginagamitan siya ng symbols para mas ma-identify siya. Tapos, smoke. Ayun na. Kaya nga na sinabi ko, smoke. Isa lang siyang usok. Usok lang. So, hindi siya masyadong makita. Kahit ansin niya, hindi mahawakan. Smoke. Wala pa naman siguro nakahawak ng smoke, no? Kagaya na ng smoke ng sigarilyo. So, hawak niya yung sigarilyo lang. Pero yung usok na lumalabas sa sigarilyo, hindi niya mahawakan. So, smoke. So, yun gas. Isa yung sa mga gas. No? So, sana naman ulit nakatulong tayo sa inyong pag-study or pag-aaral na magkaroon kayo ng panibagong kaalaman dito sa isang isa sa mga state of matter. Ang gas na topic natin yun. Sana i-subscribe nyo pa ka ulit para mas masundan nyo pa ulit yung susunod na topic natin, ma-explain natin kahit paano at madagdagan ang inyong knowledge about matter. So hanggang dito lang muna ulit. Please subscribe and push the button bell para ma-update kayo sa ating lecture, sa ating topic. Sunod naman, meron pa tayo sa pag-aaralan, ano, na sa pang state of matter yan yung ano eh, plasma. Plasma, pag-aaralan natin yan. Yan. Kung anong plasma. So, that's all. Once again, mga ka-classmate, ka-schoolmate, ka-youtuber, tsaka ka-tsukaran, magandang gabi sa inyong lahat and good night. Bye-bye!